So, galing pa po kami dyan, San. So, the Tuna capital of the Philippines. So, nandito po kami sa harap ninyo ngayon para mag-present na isang magandang opportunity para sa amin. Kasi, nag-start ako last 2 months ago with this kind of business. So, dati po ako empleyado, dating OFW from Saudi, and then, nabilong po ako sa networking, which is, hindi ko na kailangan banggitin, in global. May global ba dito? So, before yun, ngayon hindi na. So, full-time ko na pong ginagawa yung business ngayon. So, ang tanong, paano ko na-involve sa ganito negosyo? So, simple lang po, wala pong nag-imbita sa akin. Wala pong nagpakain sa akin. So, nag-start ako last 2 months ago. So, nakita ko lang yung business na to, which is the Proud One. Yun. Nakita ko lang siya sa Facebook. So, syempre ako, onliner ako. So, meron ding business ako with regarding sa mga car wash and detailing products. So, syempre, ang negosyo ko nasa Facebook. Lahat na business ko nasa cellphone lang. So, everyday, pagkagising ko, bago ako matulog, Facebook ang lagi kong kasama. Okay? So, last September 17, if I'm not mistaken, nakita ko yung Proud One sa Facebook. And then, nung natignan ko siya, nag-pop up siya sa akin, which is nakalagay sponsored. Meron ba nun na ano nyo? Nakita nyo ba sa Facebook nyo, habang nag-Facebook, nag-scan kayo, may nakalagay doon sponsored? Hindi nyo naman friend yun. Nakita nyo mga business doon, di ba? May advertise na rin business doon, bayad po yan. So, dyan po umikita si Facebook sa advertisement. Okay? So, nakita ko siya, nag-pop up ang Crowd1 at the time. So, sabi ko, another scam panis na naman ito. So, sino ba ang naka-experience ng ganun dito? Wala, hindi nakarating dito? Yung mga scam panis? Alam nyo ba yung scam panis? Hindi kayo makasagot, no? May phobia. Lahat tayo may phobia sa ganyan, kahit ako. Biktima ako ng mga ganyan. Pero anyway, pass is pass. Sabi natin, move on na lang. Kasi nga, scam na talaga. So, mabawi mo natin, salamat. Kung hindi, salamat na lang din sa experience. Pero masakit talaga siya kasi pera yun eh, pinaghirapan natin. So, nakita ko siya, sabi ko, uy, another scam panis na naman to. Pero nung tinitignan ko yung video, iba ang naramdaman ko, iba yung nakita ko. Kasi may dating ribbon sila. So sabi ko sa sarili ko, baka official to. Kaya nagkating ribbon man. So nung binuksan ko, sabi ko, try ko lang tinig. Baka pala, opportunity. Kasi ako risk taker, kasi ako, kahit alam ko na scam yan, hindi pa rin ako natatakot. Sabi ko, what if subukan ko? Wala naman wala sa akin. Diba? Lalo na pag libre. Libre na nga, di mo pa subukan. Diba? So sabi ko sa akin, sabi ko, buksan ko na lang kaya, pakinggan ko, malay mo, swerte ko na to. So at that time, wala pang Crowd1 sa Gensan. So which ako po ang nauna po na member ng Crowd1 sa Gensan. So ako po ang nagsimula ng Crowd1 sa Gensan. Then by September 17, nakita ko nga siya, nung pag-open ko ng video nila, kasi nag-live streaming sila, nag-opening sila sa Manila. Okay? So, nung pinakinggan ko yung video, ito yung narinig ko. Si Crowd1, naghahanap ng mga affiliates, which is tao, to promote their concept. To promote or share their concept. So, anong concept ni Crowd1? Which is the mobile games. Laro sa cellphone. Sino may idea dito ng laro sa cellphone? O naglalaro ng game sa cellphone? Ako lang. Si sir, buti ka sir. Puro ako, no? So, nung narinig ko yun, sabi ko, walang ganito. First time kong narinig na isang mobile games naghahanap ng tao, then 50% ng total income niya ibibigay sa members. Ako may idea ko magkano kinikita ng mobile games everyday. Hindi million, hindi peso. Kundi billion per day
ang kita ng mobile games. So may idea ako doon. So what if member ako ng CROWD1? Then kumita ang isang games ng 2.5 billion in one day. Magkano akin doon? So nasa 1.25 million dollars. Di ba? Malaki o malaki? Malaki. Sobrang laki. So nung narinig ko yun, wala akong ginawa. Sabi ko, uy, maganda opportunity to. Sabi ko, hindi scam to. Kasi ang company is galing Europe. Our company is came from Europe. So ang income natin dito is euro. Hindi peso, hindi dollars. Euro. So 1 euro is equivalent to 60 pesos. Kahit mag-tumbling ka pa dyan, 60 pesos talaga ang income natin dito. Worth it talaga pag ginawa mo si CROWD1. So nung narinig ko na, na syempre walang nag-invite sa akin. So ang ginawa ko, naghanap ako ng tao na pwede kong kausapin para i-connect ako si CROWD1. So nag-scan ako sa Facebook ko, type ko yung CROWD1, syempre people, may lalabas na tao. So napakaswerte nung taong yun na pinasukan ko. Kasi dati at the time nung nag-usap kami, ang income niya pa lang is nasa 30,000 pesos per month. 30,000 pesos per month. Nung pumasok ako, ang income niya na up to now, present niya is nasa 300,000 per day. Grabe. So, kinausap ko siya, "Sir, interesado ako sa CROWD1. Connected ka ba sa CROWD1?" Sabi siya, "Yes, sir." O, sabi ko sa kanya, "Sir, explain mo sa akin. Networker ako." Yun lang. Sabi niya, "Sir, nasa aeroplano ako ngayon. Papunta akong Cebu." So sabi ko, "Sir, explain mo lang sa akin. Maintindihan mo kagad yan. Pag namatay yung connection natin, ibig sabihin, nasa taas ka na." So usap kami. Explain siya sa akin. Ganito, ganyan, ganyan. Nakinig lang ako. So biglang namatay. Siyempre, nasa taas na siya. So sobrang excited ko na ganun talaga narinig ko, tinext ko pa siya. "Sir, pagdating mo sa Cebu, tawagan mo ako ulit." Ganun ako kaprosigido sa business. Kasi iba ang nakita ko, iba ang naramdaman ko. Sabi ko, eto na yun. So nung lumating siya sa Cebu, nag-video. Pag-video, tang sumundo, helicopter. Sinundo ng helicopter. Sabi ko, uy, klaseng negosyo to. Anong negosyo to? Benta ng baril. Eh, sinundo ng helicopter. So yun pala yun, ang purpose niya pala nasa Cebu siya, pupunta siya sa isang isla, which is magpe-present siya sa isang kampo ng mga military. So sabi ko, uy, hindi basta-basta to. Legal to. Pag ikaw scammer, mag-present ka sa military, malakas loob mo. Di ba hindi? Doon ko siya nasubukan. Sabi ko, "Sir, gawa ka ng video, explain mo sa akin paano gawin ang business. Join ako." So September 17, pagka September 18, nag-join ako. Nagpadala ko ng pera sa kanya. Hindi ko siya kilala. As in, stranger siya sa akin. Wala kaming connection. Nakita ko lang siya sa Facebook. So inisip nyo at that time, siyempre, padala ko ng pera. Which is 6,000 pesos. Okay? Padala ko ng 6,000 sa kanya. Pwede niyang itakbo, hindi? Pwede. Pag na-receive niya ang pera ko, pwede hindi na kami mag-usap. Tama ba? Tama. Pero iniisip ko yun, wala akong magawa kung gagawin niya yun. Pero what if itong taong ito ang makakatulong sa problema ko? What if itong taong to ang tulay kaya nakapasok ako ng CROWD1? Baka dito na ako yayaman ng todo. Yun ang iniisip ko. Hindi yung negative na takbo niya, hindi ko na siya makita, bahala na, ganun-ganun, wala, wala. So, change into positive side. What if itong taong ito makatulong sa akin? Kasi last 2 months ako, ang problema ko talaga, pera. Kasi may nagawa ako. May nagawa ako na hindi ko talaga makalimutan. Nabuntis ko ang asawa ko. Problema, no? Problema talaga ang pera kasi cesarean. So magkano cesarean? So singil ako ng hospital nasa 140,000. So saan ko kukunin yung pambayad?
Di syempre, ang ginawa ko, nag-loan ako sa bangko, pero hindi pa rin sapat. Kasi maliit lang nakuha ko. Ang ginamit ko, credit card. So may utang ako sa bangko ng 140,000, which is babayaran ko in 2 years. Ang monthly ko is umabot ng mga 4,000 plus. Wala akong trabaho. And then at that time, medyo mahirap na mag-network talaga ng traditional. Mahirap na magbenta ng mga food supplement. So, wala akong magawa. So, grab ko talaga si CROWD1. What if ito makatulong sa akin? 6,000 lang naman. Di ba? So, ang pinaka-problema ko pa talaga, yung scam. Yun talaga. Ang pag-start ko. Pero, talagang, sige lang, kaya ko to. Kaya ko to. So, nag-start ako ng CROWD1. After 2 days, ang 6,000 ko, nagawang 40,000 pesos. Grabe siya, ganun kabilis. Kasi may mga kinausap akong tao which is made na. Okay? So after 3 days, ang 6,000 ko naging 80,000 pesos. So bilisan natin, after 3 weeks naging 420. So after 1 month naging 700,000. So nag 2 months ako last November. November 18, ang income ko sa total, huwag na lang natin banggitin lahat, siguro sabihin natin 2 million in 2 months. And counting hanggang ngayon, kumikita ako ng euro per minute. Ganun kaganda ang business ni CROWD1. So, to cut the long story short, sabi ko sa sarili ko, hindi ako nagkamali. So ngayon, lumalaki ang grupo ko, nag-start ako sa Jensen. Siyempre, nagsimula ako lang mag-isa. Walang ganito. Walang nag-present sa akin na tulad nito. Walang nag-invite sa akin, walang nagpakain sa akin last 2 months ago. Baga pa, sarili ko lang ang binenta ko. Yung pagka-cute ko. Uye. Uye. Ganun lang, positive lang. Sabi ko, kaya ko to. Kaya ko magpaul ng grupo. So yun siya, medyo mabilis lang kahit ako nagulat ako bakit ganun ang pagtanggap ng tao sa akin. So lumaki ang grupo ko, nagkaroon ang grupo sa Jensen, sa Davao. Then nag-ilo-ilo ako. Then meron na kaming North Cotabato, South Cotabato, Cotabato City. So umabot na ako ng Dubai, which is last 2 weeks ago, galing akong Dubai, in my own expense, para lang gawin ang CROWD1. So ngayon, may grupo na rin akong Dubai. So ngayon, meron ako Singapore, may Hong Kong, may Macau. Wala na. As in, nagsimula ako mag-isa. So what if sa inyo ngayon may magsasalita, di ba? So mas madali nang gawin para sa inyo. Tsaka may mag-explain. Okay? So yun ang nangyari sa akin. So nung that time na sabi niya sa akin na mag-request daw si siya dito sa grupo niya, sabi ko, sige, go. Walang problema. Kasi ang akin talaga, before pa, sabi ko sa sarili ko, siyempre, dasal tayo, Lord, bigyan mo ako ng isang opportunity. Which is makatulong sa akin, siyempre. Pero ang pinaka-goal ko dito, gusto kong tulungan ang tao. So sabi ko, once na may opportunity ako makuha, una kong tutulungan is wish yung sa pinakailalim. Dapat kumita yung pinakailalim. Pag kumita yung pinakailalim, normal, kita din ako. Taba? So far ngayon, 95% ng grupo ko, puro na scam. As in. So dito, medyo mahirapan pa kayo kasi hindi pa masyadong malaki. Pero ganun din naramdaman ko last 2 months ago. Pero gawin nyo lang, huwag kayo matakot. Kayong grupo dito ang pioneering. First batch kayo dito. Wala pang CROWD1 sa Sambuanga. Ang laki ng area dito. May Baco, ay ano ba? Sambuanga, ano bang malapit dito? Basilan. Oh. Ibang group, iba pa yan. Wala pang CROWD1 sa, ipil pa. Laki ng Sambuanga. Imagine nyo, kayo pa lang ang nauna dito. Subukan nyo lang. Anyway, 6,000 lang naman. Di ba? So, start na tayo sa business. Okay lang? So, ang gusto ko lang mangyari dito is, siguro, huwag nyo munang kausapin yung katabi nyo para hindi kayo madistract. Okay? And then yung cellphone nyo, kung wala naman kayong inaabang ang tawag, pakisilent na lang. Okay? Para at least, sabigyan nyo lang ako ng mga 30 minutes siguro para mag-explain sa business. Ang gusto ko lang kasi dito, dapat maintindihan nyo kung anong concept ng business, paano gawin ang negosyo. Oh, believe me or not,
Ako, naka 2 million ako in 2 months. Paano kayo? Kung ikaw po yung tipong tao na mas magaling pa sa akin magsalita, ikaw po yung tipong tao na may otoridad, so sabi ko sa'yo, baka 5 million kaya mo. Ako, wala. Ano lang ang authority ko? Cuteness lang. Okay? Ready ba? Ready. Bukos lang. Okay? Para sa inyo itong lahat, wala kami dito sa harap nyo para pagkapirahan kayo. As in, wala. Kasi pagkain nyo pa lang, magkaano na yan? Tama? Tama. So ang gusto ko lang dito, focus lang kayo. Kung maintindihan yung negosyo, mag-decide kayo. Kung ayaw nyo mag-join, walang problema. At least, nag-present kami. Okay? So hindi namin kayo kailangan kumbinsihin kasi malalaki na kayo. May isip na kayo. Okay? So dapat intindihin nyo lang negosyo. Swerte nyo, kayo ang first box dito. Last 2 months ago, ganito ang nangyari sa amin. Nag-start ako mag-isa. Pero may manakuha akong tao, isa na siya doon, na which is nakatulong sa akin para magkaroon ng ganito kakunting tao. For a start. Katulad ganito. Nag-umpisa kami, ganito rin kami karami. Ay, kaliit. Okay? Eto, ganito talaga. Mas maliit pa nga eh. O, ganito, yun o. Hanggang, o, yun na. Lahat niya na-scam. Okay? So, sinundan. Lumaki ng lumaki. Nag-umpisa kami sa fast food hanggang nag, ano na, venue na talaga. O, ito, nag-start kami sa North Cotabato. Yan pa lang. Lumaki. Yan. Diba? Kung nakaya ko, mas kaya nyo. Sambuanga, hello. Kayo ang nauna dito. Malaki to. Malaki opportunity to. Go. O, yan. O, napansin nyo? Mga fast food chain na nakikita nyo? Ganun ang ginagawa namin. Okay? O, yan. O, guwapo. O, yan. O. Sa kampo ng military. O, dito yan. O. Meron din mga police kami, nakakausap, ganun. Mismo sa police station kami nagpe-present. Sige. O, yan. So, CROWD1 is not an investment company. So, hindi tayong tipong investment na bigay ka ng pera in 1 month time or 15 days, 1 week, may 65% ka. May 40% ka, 35%, meron pa nga dito, 600%. May 1,000% ba dito? yun yung mga scampanis na which is natamaan tayo. Pero, giveaway na tayo doon. Okay? Baga pa, move on na tayo. Kasi masakit yun. Tama? We are not into cryptocurrency. Hindi tayo Bitcoin. Hindi tayo trading. Wala tayong coins dito. Okay? Next. We are not into forex. Okay? Wala tayong mga graph dito. Go. So, tanong. Are you spending or making money with your smartphone? Yung mga cellphone nyo, anong gamit nyan? Pantawag, pang-call. Kumikita kayo, hindi. Hindi. Gastos pa nga, di ba? Number one is, load. Ang pangalawa, kung marunong ka, mahilig ka maglaro, gastos din yun. O kung may business ka, gamitin mo sa Facebook para mag-promote na business mo. O, kailangan mo i-advertise yung negosyo mo kay Facebook para lumaki, para makita ng tao. Which is bayad yun. So tanong, kumita ka, hindi? Hindi. Pero bakit ganun kalaki si Facebook, si YouTube? Dahil sa advertisement. Okay? So what is digital marketing? Yun na nga. Nanonood ba kayo ng TV? ABCBN? GMA? Meron dito, tama? Oo. Bakit napansin nyo si Cardo Dalisay, buhay pa rin hanggang ngayon? Pansin nyo? Bakit hanggang ngayon, ilang tao nang pumatay dyan, buhay pa rin? Mas matindi pa siya kay Lito Lapid ba? Lito Lapid, last dito, sabas ang bituka, buhay. Siya, grabe, ilang years na si Cardo? 3 years? Ah, grabe, so. Subaybay talaga ba?
Pansin niyo bakit ganong kalaki? Ganong katagal si Cardo? Nasa time slot pa? Noong di pong 7 o'clock pa siya? Di ba? Siyempre, pag 7 o'clock, lahat ng tao na sa bahay na yan, manunood ng TV. Oh, pansin niyo si Cardo Dalisay, pumunta na ng tindahan. 3 minutes nagpakita. Pagpakita ni Cardo Dalisay, putol, anong sunod? Commercial. Pero ang commercial, ilang minuto? 30. Ikaw, grabe. Tanggal ni Cardo. Excited. Kahit taing-tae ka na, hindi ka aalis. Kasi bakit? Pag umalis ka, tapos na ang eksena. Di ba? Pansin nyo, grabe advertisement? Oo. Oh. Hindi nyo alam yun. Doon kumikita si ABS-CBN. Oh. Si Cardo Dalisay doon din kumikita. Pag walang commercial, walang income sila. Totoo yan. So ikaw nanonood ka, may kita ka wala? Oo. Oh. Balakpak ka lang. Okay? Oo. Oh. So richest people in the world. Eto, may kilala kayo? Huwag na tayo palayo. Si Mark Zuckerberg. Siya ang gumawa ng Facebook. Oh. Itong mga taong to is a billionaire in the world. Ano negosyo? Digital marketing. Ang gamit? Cellphone. Sige, paliwanag natin. Even celebrities. Oh. Yan, kilala niyo yan. Si Shaquille. Oh, ito. Kilala niyo? Will Smith. Man in Black. So si Will Smith, nag-invest ng $46 million on esports. Ano yung esports? Mga gera-gera, mga laro. Mga laro sa cellphone, mga gera-gera. Yan. Yan ang negosyo niya. Siya ang may-ari ng Jet.G esports. Oh, Michael Jordan, invested $26 million on esports basketball. Yung mga NBA 2010, NBA 2012, oh, Michael Jordan. Barilan sa computer, sa cellphone. Next. So, shopping mall. May shopping mall dito? JCC? Ah, oh, okay. Game. Pamilya kayo kay Amazon? So, si Amazon is the biggest shopping mall in the world. Pero walang mall kahit na isa. Pansin nyo, may Amazon mall, wala. Wala. Anong gamit? Cellphone. Application. Di ba mas convenient? Di mo na kailangan pumunta ng mall para mag-shopping. So, kailangan mo, i-open mo lang si Amazon sa cellphone mo, hanap ka na kung anong gusto mong bilhin. Door-to-door delivery pa. Pero kumita? Kumita. That's digital marketing. Next. Alibaba. Si Jack Ma. So si Alibaba kumita ng $44 billion net worth in 2019. $44 billion. Walang mall kahit isa. Pero kumita ng $44 billion. So anong gamit? Cellphone. Application. Walang mall kahit na isa. So sa Pilipinas, meron din. Lazada. May Lazada mall? Lazada mall? Meron. Saan nyo nakikita si Lazada? Cellphone. Application. That's digital marketing. Next. Shopee. Pansin nyo? May Shopee mall? Saan sila kumikita? Cellphone. At the same time, sa advertisement. Paglabas ni Lazada, merong mga advertisement sa baba yan. Mga Cebu Pacific, mga ano pa yan dyan? Mga Chokstogo, KCC. Kumikita sila through digital marketing advertisement. So, pagdating sa transportation, sino ang pinakamalaking taxi company in the world? May idea? Game. Uber. Pinakamalaking transportation company in the world. Taxi. Pero walang taxi kahit na isa.
Anong gamit? Cellphone. Application. Para mas maintindihan nyo, ito, si Grab. May Grab dito? Wala. So, si Grab is a taxi company. Angkas. Habal-habal. Sa Pilipinas. Ginawa na rin ng application. Antindi, no? Di talaga pahuli ang Pilipino. Next. Hotel. May idea kayo kung sino ang pinakamalaking hotel sa buong mundo? Sige. Airbnb. Si Airbnb ang may pinakamalaking hotel sa buong mundo. Pero walang hotel kahit na isa. Anong gamit? Cellphone. Application. Punta ka ng Jensen. Open mo lang si Airbnb. Hanap ka ng hotel sa Jensen. Makikita mo na. Si Airbnb na mismo ang magpabook sa'yo. Okay? Anong gamit? Cellphone. Agoda. Trivago. TripAdvisor. Klaro? Saan sila kumikita lahat? Cellphone. Advertisements. Television. Go. Netflix. Pamilyar? Netflix is the biggest cinema in the world. Pero walang sinihan kahit isa. Anong gamit? Cellphone. Technology. TV. Okay? Next. YouTube. Sino nag-YouTube dito? Oh, mga bata, oh. Mga matanda, wala na talaga. Okay? Even si YouTube is a digital marketing. Okay? Halimbawa ako, mahilig ako mag-YouTube. Pero ang gusto kong tingnan sa YouTube is yung music. Kasi music lover ako. Banda. Okay? So mahilig ako sa music. Then by the time na nakikinig ako ng music sa YouTube, yung tipong nasa climax ka na, pinapil mo na yung tuktok, biglang may maglalabas na advertisement. Kahit i-X mo yan o skip mo yan, bayad yan. Kumikita si YouTube dyan. Kahit i-X mo yan. Okay? So, top 5 highest paid in YouTube. Kilala nyo? Alex Gonzaga. Sino nanonood kay Alex Gonzaga dito? Si Alex Gonzaga kumikita ng almost 500,000 pesos sa month on YouTube. Anong ginagawa? Vlog. Pagising sa umaga. Hello, Philippines! Punta na kusina, luto adobo. Kumita ng 500,000. Pero pansin nyo, habang nanonood kayo sa kanya, biglang may lalabas na Cebu Pacific, Piso Fair, Lazada. Diba? Advertisement yun. So lahat na kumikita, lumalabas na advertisement sa vlog niya, bayad yun. Kaya kumita din siya ng pera. Next, top 4 natin si Israel Skyl. Familiar? Kiki, do you love me? Labas ka sa sakyan mo, sayaw-sayaw ka. So siya nagpauso nun. So kumita niya, kumita siya ng almost 600,000 pesos. Vlog. Anong gamit? Cellphone. Next. Niana. Kapatid ni Ron Sky. So Niana is a 14-year-old. 14-year-old pa lang. Pero kumita ng almost 700,000 pesos per month. Vlogging. Cellphone na ang gamit. Kumikita sila through advertisement. So ang negosyo nila, negosyo ni ABS-CBN, negosyo ni GMA. Okay? Kahit any radio station, kumikita yan sa commercial advertisement. Number 2 is si Jamil. Itong Jamil na to, mag-shota. Puro landian ang ginagawa sa YouTube. Pero marami pa rin na nanonood. Okay? So kumikita ng 1.7 million sa YouTube every month. Kumikita sa advertisement. May idea kayo sino number 1? Game.
Kilala nyo? Mga chismosa, chismoso! Pamilya sa inyo? Si Rabbi Tulpo? Ang sumbunga ng bayan? Kinikita ni Rabbi Tulpo is 7 million per month. Anong ginagawa? Interview. Pansin kayo, mamimigay ng pera. Ang gustong-gusto niya interviewin yung mga nasa probinsya. Taba? O, punta ka ng Manila. Akong bahala sa accommodation mo. Pamasahe mo. Pagdating mo pa doon sa lugar niya, bigyan ka pa ng pera. O, ito 100,000. Magsimula ka ulit. O, what is 100,000 sa 7 million? Ano ginagawa? YouTube. Commercial. Bam! Kumita ng 7 million per month. Meron pa siyang episode. Ginagawa niyang 4. Meron siya isang meron siyang isang istorya, ginawa niyang 4 episode. So 7 million times 4, kano yun? 28 million. 'Di ba? Malaking pera. That is digital marketing. Even on esports, okay? Yung mga basketball, yung mga gera, mga laro, ganun. Familiar kayo kay Dota? So, kinababaliwan ng mga kabataan ngayon. Mas nabaliw ang mga parents ngayon. Kasi si Dota kasama na sa SEA Games. Olympic. This is a gold medal sa Olympic. Kung dati, yung anak mo mahilig sa Dota, pagalitan mo. Ngayon, pansinin mo mga parents, Dota ka lang dyan na, subuan pa. Kakinak, sige, Dota lang. Magkano premyo? $34 million. Kung may anak kayo nagdudota, pabayaan nyo lang. May dulyaris kayo. Okay, next. Even si Mobile Legends, nasa Olympic na siya. So, lahat yan is mobile game. Next. Supercell. Yan. Clash Royale, Brain Stars, Clash and Clans, Boom Beach. Next. Flappy Bird. Pamilya sa inyo si Flappy Bird? Naluloko lang kayo yan. Tingnan nyo. Bird yan? Para naman yung surot. Napaka walang kwentang laro. As in. Di ba? Anong ginagawa mo? Pindot-pindot ka lang. Pagkabangga ka, balik ka ulit. Pindot ka na naman. Bangga, balik. Ginagago ka lang ni Flappy Bird. Pero habang naglalaro ka, kumikita siya ng 2.5 million pesos per day. Ikaw, kumita ka. Wala, nainis ka pa nga. Ang layo na narating mo, sakit na ng kamay mo, namatay ka pa. Ay, bullshit! Balik na naman. Okay? Next. Candy Crush. Sino nagki-Candy Crush dito? Bata. O, bata pa rin. So, si Candy Crush, hanggang ngayon, buhay. Kumikita ng billion per day. Si Candy Crush ngayon. So, ang good news, si Candy Crush, mamaya na. Next. So, si CROWD1 naman is the biggest gaming company in the world. Pero walang game kahit na isa. Kuha nyo? Si CROWD1 is the biggest gaming company in the world. Mobile game company in the world. Pero walang game kahit na isa. Same sa kanina. Nasundan nyo yung mga na-present ko kanina? Di ba wala silang pagmamayari kahit na isa? So ito naman, si CROWD1 is the biggest mobile game company in the world. Pero walang game kahit na isa. Anong ginawa ni CROWD1? Nakipag-partner siya kay Apilgo. Sino si Apilgo? Si Apilgo lang naman ang may pinakamalaking casino games sa buong mundo. So partner natin si Apilgo. Anong games ni Apilgo?
Baccarat, Mahjong, Bingo, Slots, Sports Betting, Lottery, Texas, Blackjack, Roulette, Keno, Pinball, Big 2. So yan ang laro ni Apple Go. So anong part natin? Ang gagawin na natin as affiliates ni CROWD1 is to share and promote their games. Yun lang. Hindi mo kailangan gumawa ng laro kasi sila na ang gumawa. Ang trabaho natin is to promote and share the games sa mga kakilala natin. Tapos. Next, Mixter. Ito, pinakamalaki talaga tong company. So si Mixter lang naman ang nagmamayari sa laro na Candy Crush. So ibig sabihin, pag nasa CROWD1 ka, may-ari ka ng Candy Crush. So ang laro ni Mixter is a social and puzzle game. So this is a puzzle game. Okay, yung mga larong pambata. So yun ang game ni Mixter. So tayo as CROWD1, wala tayong larong pagmamayari kahit na isa. So ang gagawin lang natin is to promote and share ang laro ni Mixter. Tapos, di na natin kailangan gumawa ng games kasi sila na ang gagawa para sa atin. Ang gagawin lang natin is to promote and share their games. Klaro? Okay, next. O yan, mga puzzle games, social games. So appeal ko, Mixter. Ito, partner natin. Sila ang gumagawa ng games natin. Nakipag-partner tayo sa kanila, which is tayo si CROWD1, para i-promote ang games nila. Klaro? Same sa Uber, Airbnb, Lazada, Shopee. Walang pagmamayari. Tama? Pero kumikita naman laki. So ngayon si CROWD1 ang may pinakamalaking online gaming company in the world. Pero walang pagmamayari kahit na isang games. Nakipag-partner si CROWD1 kay Apilgo and Mixter. Apilgo and Mixter. Automatic, kita tayo. Klaro? Ito naman ang mamayari ng CROWD1. So this is Sir Jonas Eric Werner, the founder of CROWD1. So brief background lang natin si Sir Werner. Classmate sila ni Mark Zuckerberg. So isa sila ng mga utak magagaling sa application. For which is si Sir Werner hindi nag-success yung kanyang ginawang application. So si Mark Zuckerberg ang nag-success, which is yung Facebook. Okay? Next. So si Sir Johan Stefan Holsten. Bakit Johan? Kasi sa Sweden, Swedish man sila, ang J nila is Y. So pag binasa mo yan is Johan Stefan Holsten. Siya ang CEO natin sa CROWD1. So ang credibility ni Sir Johan, siya naman ang nagmamayari ng pinakamalaking network station sa Europe. Okay? So si Sir Johan naman ang nag-dominate 3 times sa world trade market sa Europe. Okay? So magaling siya mag-trading. Isa din siya sa may-ari, siya din ang may-ari ng yung Icon Media Lab. So i-search niya sa Google. So yun yung pinakamalaking station, TV station sa Europe. Siya ang may-ari niyan. So hindi basta-basta ang credibility nito. Marami pa to. Nasa Forbes magazine din siya. Okay? So next. So si Sir Jan Proste, isa siya sa dahilan bakit nakarating ang CROWD1 sa Pilipinas. So isipin nyo, imagine nyo, isang European company, which is first world country, magtatayo ng negosyo sa third world country. Impossible yun. Dito sa Sambuanga, meron ba kumpanya dito ng mga European? Meron, wala? Wala. Ano meron dito? Chinese, Japanese, Korean. Pero walang European. So swerte natin talaga makapasok tayo sa isang European company, which is nasa Pilipinas tayo. Ang income natin is Euro. Euro ang income mo, peso ang gasto mo.
malaking bagay yun. Tama? Tama. Oh. So isa siya sa dahilan bakit nakaabot ang CROWD1 sa Pilipinas. Kasi bakit? Si Sir Ian Frosne ay na girlfriend niya is isang Pinay. So Pinay ang girlfriend niya. So sabi ng girlfriend niya, darling, kung gusto mo mag-expand sa buong mundo, mag-umpisa ka sa Pilipinas. Bakit? Kasi lahat ng parte sa buong mundo may Pinoy. Tama, tama. OFW. Kahit sa ang sulok ng mundo, may Pinoy. Kaya naisip niya rin, tama no? So nag-start siya sa Manila. So from Manila, nag-start sila sa Manila, mas sabihin natin July. Start siya sa Manila tong July, and then nag-soft launch sila noong September. And then noong September, nakita ko si CROWD1, September 18, nagsimula ko sa Jensen. So from Manila, dinala ko sa Jensen ang CROWD1. So ako ang nag-start sa Jensen ng CROWD1. So dito, sino nag-start dito ng CROWD1? Oh, sila sir. Okay? So next. So si Miss Marilimbuan, siya naman yung in-charge natin sa office sa Manila. So pag may mga tanong kayo, pwede siyang tawagan. Pag gusto nyong bumisita sa office natin sa Manila, siya ang kausapin nyo. Okay? Next. So ilan ba ang ating office sa buong mundo? Konti pa lang. Kasi nag-start si CROWD1 last January lang. Okay? So by January 25, so kung sino man interesado sa inyo dito, meron tayong event sa Manila, sa Cuneta at Dudum. So January 25, darating yung mga may-ari, magpe-present ng business, magti-train sa atin, doon tayo sa Manila by January 25. Kung sino interesado sa inyo, kita tayo doon. So makikita nyo mismo yung mga may-ari, pupunta sila. So, doon mo basis na talaga seryoso yung mga may-ari na mag-boot up ng business sa atin. Lalo na ngayon, nakita nila ang bilis ng paglaki ng CROWD1 sa Pilipinas. Lalo na sa grupo po. Nagsimula ang CROWD1 sa Stockholm, Gothenburg sa Sweden. Then, nag-next sila sa Dubai. So, ako mismo nakapunta ng office sa Dubai. Last 2 weeks ago, dito ako galing. Talagang tinignan ko yung office doon kung totoo ba o hindi. Kasi marami naglabasan na hindi daw totoo na may office sa Dubai. So ako mismo nakakita. Meron tayong office doon. Pero hindi lang ganito ng marketing. Ang office natin sa Dubai is for legalities lang and documents. Wala tayong marketing na ganito. So hopefully by December or January, kukuha yata si CROWD1 ng isang opisina which is for orientation room lang. So kung may mga kakilala kayo sa Dubai, kausapin nyo na. Okay? Next is sa Manila. And then last two weeks ago, nag-open tayo ng office sa Johannesburg, South Africa. So ito sila ang pinakabaliw talaga sa CROWD1. Grabe. Opening pa lang, halos mag 2,000 o 3,000 na katao ang umaten. Familiar kayo sa Africa? South Africa. And then next na open na bubuksan is from Jensen. Siguro this month or next month. So mag-open ng office sa Jensen. So pag pumutok kayo dito, lumaki kayo, possible, may office kayo dito. Gusto nyo ba yan? Tulungan tayo. Okay? Next. Ito ang office natin sa Manila. Pwede nyo picturean. So pag pwesta gusto nyo pumunta o bumisita sa office ng Manila, tawagan nyo lang tong number nito para magpa-appointment kayo. Kasi hindi kayo makakapasok sa office pag wala kayong appointment. So dapat magpa-appointment kayo, masabi nyo si Miss Marilyn Buwan. So ito ang address. Pag sabi ni Miss Marilyn, kailangan pupunta, ganito, ganyan, o punta kayo doon. Dapat naka-business attire kayo. Hindi pwede naka-sandos tsaka naka-short, naka-chinelas. Kasi ang mga tao dito, ang nag-opisina dito ay hindi basta-basta. Mga bilyonaryong company. Like ABS-CBN. Ang mga offices, dyan po nag-opisina. Okay? Next. So ito yung legalities natin. So meron tayong SEC registration. Meron din tayong RAC certificate. So syempre normal kasi itong SEC registration, nung first ko nag-present, walang ganyan.
Walang ganyan, actually. Medyo nahirapan talaga ako doon. Buti na lang, may mga nakinig sa akin, may nagtiwala. Pero normal talaga na hiling ng tao, dapat may sek. Kasi nga, sa lugar namin sa Jensan and Davao, uso ang scam. Doon talaga ang pinakamalaking scam sa lugar namin. So halos lahat ng tao doon, nadali talaga. So sabi ko sa may-ari, sir, kailangan ko ng papel. Kasi karamihan sa amin dito is nag-scam. So sabi ng may-ari, walang problema, papel lang yan. Pagka kinabukasan, pinrases, labas ang certificate. Yun na. So medyo hindi na kami nahirapan pag-present. So marami na nag-joy, marami na nagtiwala. So ngayon, kumikita na rin sila. So sabi nga namin sa Jensan Davao, eto na yung makabalos ba? Ano ba sa ano sa inyo? Makagante. Makagante na tayo sa mga companies na yan. Kahit di sila mag-open, wala tayong pakialam. Tama? So dito natin gamitin si CROWD1. So what is RAC certificate? So sabihin natin siya yung parang Bangko Sentral ng Pilipinas. Si RAC ang may hawak ng buong pera ng UAE. United Arab Emirates. Okay? Next. So ngayon, 800,000. So for now, nasa umabot na tayo ng 900,000 members as of now. So kung hindi ka pa member, malamang na 1,000,000 ka na. Okay? So everyday, lumalaki si CROWD1. So kailan ka pa mag-join? Paghuli na. So ngayon pa lang, napakaswerte nyo kahit konti lang kayo dito sa Sambuanga umaten. Ang daming tao sa labas, tanungin nyo sila kung alam nilang CROWD1. Hindi nila alam yan. Kayo lang nakakaalam yan. Next. So pag once na na-register na kayo ni CROWD1, bibigyan kayo ng sariling username and password nyo. Same ni Facebook and YouTube. Di ba? So pag once na na-register na kayo, meron kayo sariling account or dashboard. So dito nyo makikita yung mga pera nyo. Yan, withdrawin nyo, potential, andito lahat. Mamaya kapaliwanan ko yan. Next. Next. O ngayon, tanong. Naintindihan ba yung concept ng business? Hey. Naintindihan ang concept ng business? Anong negosyo natin? Digital marketing. So anong negosyo natin? Mobile games. Laro. Yun lang. Okay? So, paano ka magiging member o official member ni CROWD1? Simple lang. Kailangan mo lang magpa-register. So, as registration, kailangan mo bumili ng honor rights. So, wala po tayong product dito. Wala tayong sabon, glutathione, shampoo, napkin. Wala. Wala tayong kailangan ibenta dito. Ang gagawin lang natin is to share and promote the games ni Apilgo and Mixter. Yun lang. Tapos. Okay? Para sa ko, nag-start ako last 2 months ago. Nag-start ako sa Y. Ang Y is 6,000 pesos. Siyempre, wala nga pera. So, risk na lang. Okay? So, nag-start ako ng Y. Umabot ng 1,000,000 ang Y ko. Reklamo pa ba ako? 2 months lang. Okay? Nung nagka-pera ako, yung white ko, in-upgrade ko sa black. So, ang black is worth 18,000 pesos. Di ba nag-white na ako? So, 18,000, i-minus mo yung 6, 12,000 na lang ang dinagdag ko. So, ginawa ko yung negosyo, tinuloy-tuloy ko, nag-upgrade ako sa gold. Si gold is 48,000 pesos. Minus 18,000, 30,000 na lang dinagdag ko. Tinuloy-tuloy ang negosyo. Ngayon, titanium na ako. Nagsimula ako sa 6,000, ngayon, 150,000 na ako na package. Saan galing yon? Sa 6,000. Nag-upgrade lang ako. And then, ang titanium is worth 150,000 pesos. So, minus mo na yung 48, 102,000 pesos ang idagdag mo. Titanium na. So, kung pinakamalaki, kung malaki ang package mo, normal, malaki ang matanggap mo every month. Okay?
Naintindihan? Pero kung may capacity ka mag-black code, toto mo na. Huwag mo nang patagalin. Okay? O, kung parehas kayo sa akin na walang kapos sa palad, kapos sa palaran, pwede ka mag-start ng white. Kung sigurista ka na ayaw mo masaktan, kung scam ba yan, o mag-start ka sa white. Walang problema. Okay? Naintindihan? Okay, give me more mga 5 minutes para explain sa inyo paano kumita sa CROWD1. Okay? Ready? Okay, ganito lang kasimple. Okay na yan. So, syempre, pag once na nag-register ka kay CROWD1, normal, kailangan mo malaman. Bigyan ako ng 6,000. Anong susunod kong gagawin? Tama ba? Hindi naman pwede na, o yan, 6,000, ikaw lang bahala dyan, ha? O, walang ganun. Kasi nga, scam yun. Diba? Na-remember nyo? Pag ang binigay nyo, 100,000? 100,000, may 35% ka kada buwan? Dapat matuto na tayo ngayon. Okay? So, ganito ang gawin natin. So, after mo mag-register, dapat malaman mo kung anong kailangan mo gawin. Dalawang bagay lang po. So, ituturo ko sa inyo bakit ako kumita ng million dito sa CROWD1. Dalawang bagay lang ituturo ko sa inyo. Okay? Ang number one na kailangan mo lang gawin is to promote and share our games. Tapos, wala ka na ibang gagawin. May Facebook ka, i-share mo lang sa mga kakilala mo. Share ka lang ng share, share ka lang ng share. Pag once may nag-download sa siner mo, may naglaro sa games mo, may nanonood sa advertisement ng games mo, may euro ka dyan. Klaro? Ganon kasimple. Kailangan mo lang i-promote, i-share ang games natin. Tapos, yun ang una mong gagawin. Simple o simple? Ang games, may bayad, wala? Pag nag-download ka ng games, may bayad, wala? Libre, di ba? So, ang ating product is libre. Mahiya ka pa niyan? Libre na nga, ayaw mo pang i-share. Yun ang una mong gawin. Klaro? Ang pangalawa, kung gusto mo kumita ng malaki, as in million-million, may kailangan kang gawin. Ang gawin mo lang is to invite and refer ang tao. Ganon lang kasimple. Kung gusto mo lang kumita ng malaki, okay? Mag-invite ka lang, katulad nito. Mag-uusap kami ni Lasser mamaya, nila ma'am. So may gagawin kayong regular orientation dito. Okay? So kung kaya na lang mag-speak, pwede nating irregular ang presentation dito. Walang problema. Ako ang magbabayad. Klaro? So kung sino man ang magpa-member dito sa inyo ngayon, huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayo para mapalaki yung grupo nyo. Okay? So number one is to share and promote the games. Number two, kung gusto mong kumita ng malaki, ng million-million, mag-imbita ka lang, mag-refer ka lang ng tao, automatic na yan. So ano mangyayari? Halimbawa, nag-invite ka ng tao, siyempre lalaki ang grupo mo. Tama ba? So may grupo ka. Automatic, pag nag-invite ka, pag malaki ang grupo mo, automatic niyan, may monthly residual income ka. Lalo? May quarterly dividends bonus ka. Okay? May weekly income ka. May 10% bonus ka. And then, may fear of loss bonus ka. Pag nag-invite ka, kung gusto mo lang kumita ng malaki, mag-invite ka. Kuha mo yung lima. So what if Chris, ayaw mo mag-invite? Wala akong kakilala. So plano ako, lahat na lang, kailangan mong rason. Ayaw mo mag-invite, okay lang, walang problema, kikita ka pa rin. Meron kang quarterly dividends. Pero wala kang monthly, wala kang weekly, wala kang daily, wala kang fear of loss. Bahala ka kung saan mo gustong lumugar. Pero kung gusto mong kumita ng malaki, invite ka. Hindi mo kailangan maging magaling na speaker. Hindi mo kailangan magaling ka mag-imbita. Papuntahin mo lang dito, sabihin mo may kain. Sama yan. Ano bang sabi sa inyo? May kain. Oh, see? Sama kayo, di ba?
Karma-karma lang yan. Norma yan sa Pinoy. Pag may kain, mabilis pa sa alas 4 yan. Lalo na pagtagay. Oh, lalo na pagtagay. Oh, pag sinabi mo orientation, di sasama yan. Sabi mo may kain, sama yan. Pero actually, ang gathering natin ngayon dito, bonus na lang yung kain eh. Bonus na lang yan. Ito talaga. Kung gusto mong kumita ng malaki, milyon-milyon, mag-imbita ka. So, paano ka kikita sa monthly? Simple lang. Mag-invite ka. So, may monthly residual income ka. Okay? Pag nag-invite ka, may quarterly income ka ulit. Okay? So, pag nag-invite ka, may 10% bonus ka. Ano yung 10% bonus? Ganito lang kasimple. Halimbawa, ako na una. 1, 2, 3, 4, 5. Fifth level ko yan. So, sa fifth level ko, may 10% ako sa total income niya. Pag nag-invite ako, di siyempre, inimbita ko man yan, hindi naman yan pumunta sa buo ngayon, parang bulak ba? Uy, parang mushroom. So, halimbawa, si Sir, kumita ng 100,000, may 10% ako sa kanya. Magkano akin? 10,000. Halimbawa, si Sir, kumita ng 1 million, magkano 10% ko? 100,000. Kumita, 10%, 10%, 10%. Pag nag-imbita ako. Pero kung hindi ako nag-imbita, wala kong 10%. Quarterly dividends lang meron ako. Kung gusto nyo lang. Okay? What if nag-wait lang ako? Kung wait lang ako, 10% ako sa first level ko. What if nag-block ako? 10% ako sa first, second, and third level ko. What if nag-gold ako? First, second, third, fourth. Halimbawa ako, titanium ako. As in, titanium na ako ngayon. First to fifth level, might take 10% ako sa bawat income nila. May ginagawa ko? Wala. Bonus nga eh. So, wala akong ginagawa, kumikita ako sa 10% nila. Sila may ginagawa? Meron. Mag-share lang sila ng games. What if mag-invite pa sila? Magkano 10% ko? Oh, di ba? Okay. Klaro? Kung gusto mo lang kumita ng malaki. Okay? So, ganito siya. Pag once na nag-invite ka, pag malaki na ang grupo mo, syempre normal, may network ka. So, meron tayong tinatawag dito na binary. Bonus na lang yun. So, actually, this is a networking strategy. Pero hindi tayo networking. Kasi darating ang time, pag malaki na ang grupo mo, sa monthly dividends mo pa lang, and weekly, quarterly mo pa lang, malaki na yung income mo. Sabihin natin, mag-million ka per week, million ka per month na lang. Hindi mo na kailangan mag-invite. Stop ka sa invitation. Ganun talaga dito yan. Ngayon lang. Kasi bakit? Kailangan mo magpalaki ng grupo. Para paglabas, pag-release ng games, ready na ang mag-download. Yun ang purpose. Bakit may ganun? Pero hindi lang ganun. Kung gusto mo lang kumita. Kasi bakit? Pag once na nag-invite ka, may binary ka, potential income mo is 2,000 plus up to 54,000 per day. Kung gusto mo lang kumita ng per day, mag-imbita ka. Kung ayaw mo naman, okay lang, may quarterly dividends ka. Pero sayang din ang per day na income. So sa akin ngayon, per minute na ako, hindi per day. Kasi malaki lang grupo ko. So ganito ang ginawa ko. Sa binary, kailangan mo ng grupo on left. Kailangan mo ng grupo sa right. Tama? Pag nag-match yan, 2,000 plus ka. Pag nag-match yan, 54,000 ka per day. Habang may pumapasok na tao sa left mo, may pumapasok na tao sa right mo, automatic everyday mo is 2,000 plus up to 54,000 per day. Klaro? Kung gusto mo lang kumita, mag-invite ka. Ganito ang ginawa ko sa akin, sa grupo ko. Bakit? Ganong kabilis ang income ko in 2 months time, nag-million ako. In 2 months time, lumaki ang grupo ko. Ganito lang kasimple. Ako ang nagsimula.
Direkto silang apat, lima. Ako mismo yung imbita. So supposedly, ang mangyari, direct sila sa akin lahat. Tama? Diba sabi ko sa inyo nung umpisa pa lang, ang gusto kong mangyari sa negosyo, gusto kong kumita, yung nasa huli, hindi ako. Kasi pag kumita yung nasa huli, kita din ako, kita din sila. Tama? O, ito ang ginawa ko. Sa 10% bonus, naalala nyo? O. Kung direct sila lahat sa akin, ako lang may 10% sa kanilang lahat. Pero hindi man ako ganun katakaw. Ang ginawa ko, siya direct sa akin, siya direct, 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 direct. Ano mangyayari ngayon? Si sir may 10% sa total income niya. Si sir may 10% sa total income niya. Siya may 10%, siya may 10%, ako may 10% sa kanya. Kumita ba kami lahat? Hindi, hindi mo man siya kumita. Wala ko man siya tao. Tama? So ano gawin natin as a group? Tulungan nga tayo dito, hindi tayo kanya-kanya. So ang gawin natin ngayon dito, what if may isa ako? May inimbita akong isa nag-join. May isa din siya. Isa, isa, isa. Ilan yun? Apat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba? Oh, di ba lima? Oh, saan namin ilalagay yung lima? Sa ilalim niya. Ngayon may 10% na siya. Tama? 10% ulit. 10%. 10%. Kumita ba tayo lahat? Oh, what if 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saan natin ilalagay? Sa ilalim niya. May 10 na kagad siya. So may tulungan, wala? Kikita tayong lahat? Hindi. Kikita tayo. Anong problema natin ngayon? Right. Diba left tayong lahat? So para may binary ka, para kumita ka ng 2,000 plus up to 54,000 per day, kailangan mo maglagay ng tao sa right. So ang tanong, sino yung taong yun ilalagay mo sa right? May kakilala kayo ngayon? Gusto nyo tip? Bigyan mo kayo ng tip. Grabe, effective talaga masyado to. Madaming kumita dito ng 54,000 per day. Gusto nyo ng tip? O, ganito lang. Kung sino yung isang taong yun, kilalang kilala nyo yun. Baka galit pa kayo dun eh. Hanapin nyo yung kaibigan nyo. Kung sino yung pinaka-chismosa. Pinaka-chismoso yung kakilala. Ilagay nyo sa right. Pwede. Pwede. May kilala ka, sir? Tirahin mo na. Bago pa tirahin ang iba yan. Pag nilagay mo doon, anong gagawin niya? Chismis na yan. Chismis nga siya, walang income. Dito pa. Chismis na yan. Dadami, dadami. Dadami. Ano mangyayari sa'yo? Wala kang ginagawa, pero 2,000, 54,000, 2,000, 54, 54, 54,000 per day ka. Kahit ayaw mo na, wala kang magagawa. Kahit tulog ka, 2,000, 54,000, 2,000, 54. What if may mga kamag-anak sa abroad? Bonus pa yun. Lumaki ang grupo sa abroad. Ang chismosa na kilala mo, may kaibigang Aprikano na chismosa din. Lumaki sa Afrika. Hindi mo nakakilala yun. Pero may pasok sa left and right mo. 54,000, 2,000, kahit tulog ka. Huwag ka lang gumising, baka bangungutin ka. Kaya ngayon, hindi siya posible nakikita ka talaga ng per minute. Kahit mag 2,000 per minute ka lang, malaki na yun. Naintindihan? Klaro ang negosyo? Klaro. Madali o mahirap? Dali. Dali lang. Chismis lang. Di ba na kailangan magbenta dito? Kasi wala na yun. Mahirap magbenta talaga. Tsaka mahirap talaga bentahan. Halimbawa, negosyo ko, glatata yun. Ilang libong maiitim ang kilikili ang kailangan kong hanapin para bentahan ko ng glatata yun. Tama ba? Mahirap talaga. Pero sa atin dito, kailangan ba natin magbenta? Ano kailangan gawin? Share. Promote lang ang laro nila. Tapos. Ang pangalawa is
mag-imbita ka kung gusto mong kumita ng malaki. Pag nag-invite ka, meron kang monthly residual income, may quarterly dividends ka, may weekly income ka, may 10% ka, ang pinakalast is yung tinatawag natin fear of loss. So, fear of loss, takot kang mawalan. Ang Tagalog ng fear of loss sa amin is takot kang ma-scam. Fear of loss. Di ba? Ganito lang kasimple. So, si CROWD1 nagbigay ng chance sa atin para makabawi. So, within 14 days, bawi mo ang kapital mo. Ano lang kailangan mong gawin? Ganon pa rin. Mag-imbita ka. So, ilang tao kailangan mong imbitahin para mabawi mo yung kapital mo? Halimbawa, nag-white ka. White is 6,000 pesos, tama? Okay. So, within 14 days, kailangan mo lang mag-invite ng apat na tao lang. Kahit apat lang na white, in 14 days, bawi mo yung pera mo. Plus, may bonus ka pang binary. So, magkano matatanggap mo? A total of 9,000 pesos in 14 days. Bawi ang 6,000? Bawi. May ganan. May ganan siya ka pang 3,000. Klaro? So, anong gagawin mo ngayon? I-chismis mo na yan. Para may left and right ka. So, what if yung apat na yun, mga chismoso-chismosa? Lalaki-lalaki. Lalaki. So ngayon, pag lumaki yun, automatic, malaki ang kita mo. Hindi padamihan ng invite dito. Hindi padamihan ng recruit. Hanapin nyo lang yung mga potential na tao para tulungan kayong lumaki ang kita nyo. Ganun lang. Ako, nag-start ako, dalawang tao lang. Nanay ko, pamangkin ko. Kasi wala ako ibang kausapin. Kasi pa maniniwala sa akin. Tama? Tama. Pero tignan mo ang grupo ko ngayon. Ngayon, abutin na siguro ako. Abutin na siguro mga 3 million. Income ko. Wala pa akong 3 months. So, swerte kayo. Pasalamat kayo. Kay kayo yung first na nakarinig ng opportunity ngayon. Huwag niyong aksayahin ang ito opportunity. Tanong niyo. Never na talaga mangyari sa buong buhay niyo na meron pang ganito. So, maganda kasi dito, si CROWD1 walang kompetensya. Solo natin ang market sa buong mundo. Si CROWD1 lang ang may ganitong negosyo. Anong gamit? Cellphone. Ganun. Tapos na ako. Commercial break. Paano ko mapabindot sa ano? CROWD1? Okay, balik sa. Matalig. Nasurit. Hello. So, paano ka magpa-member sa CROWD1? Simple lang, kailangan mo lang bumili ng package same sa ginawa ko. Yung white, black, gold, titanium. Titanium, diba? Bahala ka! Kung gusto mo mag-start ng white, okay lang. Kung gusto mo mag-start ng black, gold, titanium, bahala ka. Saan po pwede bilhin yung sa cellphone pa rin? Sir, hindi ka pa-member. So, sino nag-invite sa'yo, sir? Si brother. Okay. Sa kanya ka mag-ano? Para siya ang mag-member sa'yo. Okay? Sa kanya. Direct. Under. Sa kanila. Kasi linya kayo, di ba? Talk sila. Under na yan. Under din. Ang sistema natin dito ngayon, yun na. Talk nga natin, ha? So, tayo, tulungan tayo dito, ha? Baga pa, kung may magpasok na tao sa atin, straight natin yan. Kasi bakit? Ano ang tendency o ano ang magiging benefit nating lahat? Kasi kakilala niya, kakilala mo din. No, walang sama ng loob. Walang samaan ng loob. Magtulungan pa kayo lahat. Tama. Sabi natin, kausapin natin si Mayor. O ilan kayo? 50? Mayor, may negosyo kami! Ha? O 50 kayo? Hindi pa mag-join si Mayor? Tama ba? Tama. Kasi bakit? Pag once na hindi kayo magtulungan, kanya-kanya kayo ng account, possible, ang tao niya, tao mo din, kakilala din nila. So, ang mangyari niyan, magpunahan kayo. Magsamahan pa loob niyo kung magpasok sa kanya na ikaw nag-invite. So, what if may grupo kayo? Tao gama. Straight natin yan. Pasok lahat yan. Walang lamangan dyan. Kasi bakit? Benefit ng lahat yan.
Correct? Intindihan. Yes! So bahala kayo kung saan nyo gusto magsimula. Okay? Kung natakot kayo sa scam, mag 6,000 kayo. Pwede yan. Ito lang yung may iba yes. Sa tigo, ito lang may iba sa atin eh. May ano na to yung utang to eh. Yaman na to eh. Oh yeah. Oh yeah. Toyota, ito pa papalibre na Fortuner. Dito lang ano? Simple lang mo? Siguro ko nga lang kung sa akin pa yan, nakasakit ang Fortuner, sold na. Di ba nag-tier on plus tayo? Yun na yun. So halimbawa, may white, may apat na white na pumasok sa'yo. So automatic yun, may pure of loss ka 125 euro plus meron kang 36 euro na bonus sa binary. So all in all, sabihin natin, compute na lang natin nasa 9,000 plus pesos. Prior as start. Pero pag once na may pumasok sa left and right nila, yun na yung 2,000 plus to 54,000 per day. Diretso na sa account mo yun. Pag kumita siya, automatic na yun. Yeah. So, paano tayo mag-withdraw? Grabe. Wala ka lang nagtanong sa inyo ba, paano mag-withdraw? Saan yung tanong ko sa'yo? Na-excite ba? Wala nang tanong-tanong sa withdrawal. Okay, ganito lang kasimple. Ah, ito na lang, okay? Ano, ulit. Di ba may account balance? So account balance, ito na yung income na pwede nyong ma-withdraw. So paano ma-withdraw? So simplest way to withdraw is to buy a gift code. Bibili kayo ng code sa account nyo. Para sa yung code? Yung code gagamitin natin sa mga bagong mag-register. Bagong papasok. O, ganito. Minimum of 100 euro. Pwede ka lang bumili ng codes. Kasi bakit? 100 euro is equivalent to 6,000 pesos. So 100 times 60, 6,000 pesos. So halimbawa si Sir, gusto niya magpa-register. Ngayon meron akong 100 euro sa balance account ko. So ang gagawin ko, yung 100 euro ko, ibibili ko ng codes sa account ko mismo. So dito ako bibili ng codes sa account ko. Hindi sa ibang tao. May 100 euro ako, bili ako ng code dito. Pag nakabili ako ng code dito, pwede ko nang i-register si Sir. So, kukunin ko yung information niya, pangalan, address, and email address. Pag nabigay niya sa akin, encode ko siya sa system. Pag once na encode ko siya, may sariling username and password siya. Bigay ko sa kanya. Pag na-open niya yung account niyo, same nang ganito, automatic register ka na. So ang tanong, paano ako naka-withdraw? Saan napunta yung 100 euro ko? Di ba nagpa-register si Sir? May 6,000 cash siya. Saan niya ibibigay yung cash niya? Sa akin. Yun na yung withdrawal ko. Klaro? So ang milyon na kinita ko, true codes lang. True codes lang lahat. Kasi grabe, ang lakas talaga ng CROWD1. Minsan nga, naubusan po ako ng code. Bumibili pa ako sa ibang distributor. Sa ibang members. So, sino yung may mga coins dito? Coin PH. Yung mga... Ano ba ito? Bitcoin. O, sino dito? Hindi tayo Bitcoin, ha? Hindi tayo Bitcoin. Ang Bitcoin, pwede mo lang gamitin pambayad and pang-withdrawal. Pero hindi tayo Bitcoin. So sino may mga coin sa inyo dito, pwede nyo gamitin yung withdrawal nyo dito, ipasok nyo sa coins nyo. So pag napasok sa coins nyo, diretso yan siya. Bahala kayo kung gusto nyo ipasok sa banko nyo or kunin nyo sa mga remittance center. Bahala kayo. Okay? Pero hindi tayo Bitcoin, ha? Hindi. Okay? So ang pinakamaganda sa lahat, ito. Yan. So ang company CROWD1 magbibigay ng debit card. So pinakamadaling withdrawal. Pag months na may pera ka, account balance, diretso mo sa debit card mo. Anywhere in the world, pwede mo siyang ma-withdraw. Kahit papunta ka pang Korea, pwede mong gamitin yung card. Automatic na siya
naka, tawag yan? Baga pa, pagdating mo doon, pag withdraw mo, won na, or Japan, yen. Converted na siya. Yeah. So, walang problema sa withdrawal, actually. So, ako ngayon, everyday ako nag-withdraw. Ito, mga pagkain na to, CROWD1 yan, diyan sa akin. So, galing sa income ko yan. Siyempre, kailangan ko mag-withdraw para pambayad ng kinain nyo. So, itong orientation natin ngayon, wala si CROWD1 dito. Hindi gastos ng kumpanya to. Gastos ko ito. Personal. Gastos ko yan. Pati pamasahe ko, eroplano, gasto ko yan. So, walang magsali sa inyo, okay lang. Walang problema. At least nag-share ako. Okay? Wala ko inihingi kapalit. Kung gusto nyo lang mag-share, o kung gusto nyo lang mag-join, tulungan natin. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Kasi, ganito lang sa akin kasi, halimbawa, silang grupo nag-join. Kayang grupo hindi nag-join. What if a month ago, kumita ng malaki? Bumili ng mga sasakyan, kayo hindi nag-join. Ano maramdaman nyo? Sasayang, sana nag-join ako. Pero hindi pa huli ang alam. Kaso lang, lamang na sila. Huli na sila, sabi ka sa akin na sila. Kasi mo, yung dapat na tao nyo, nakuha na nila. Sayas. What if dito, join kayong lahat? Isang grupo kayo dito. Tulungan natin. Posible hindi maglaki ang grupo nyo dito ba? Believe me, 2 months lang, gawin nyo yan. Kung gano'ng kalaki yung grupo ko, mas times 2 pa sa inyo dito. Saka pwede kayo mag-expand sa ibang lugar. Mas madali. Mas madali. Believe me. Tulungan tayo dito. Tulungan tayo. So, kung okay sa inyong lahat, maparegister kayo. So, every, ano man, Saturday, boss, schedule na gusto mo. Saturday? Presentation dito. Presentation dito. Dito mismo. Bahala kayo kung saan yung gusto. Jollibee, McDo, Greenwich, Inasal. Bahala kayo. Sunday. Kayo man magbayad niyan. Hindi, joke lang. Basta bigyan niyo lang ako ng ano, numbers games na tayo, numbers game tayo. Bigyan niyo ako ng malaking crowd. Bigyan ko rin kayo ng malaking budget. 100 katao, kaya. Basta, numbers game. Potential na tao, ha? Bakulin niyo yung nagapanglimos sa labas ba? Walang malabas na 6,000 yan, kahit pangligit-ligit pa dyan. Potential, pagkain nyo. Yan. Deal ko kayo, 2 months. Gulat kayo, malaki na kayo dito. Tsaka income nyo, malaki talaga. Euro tayo ha, Euro. Sa Domingo to. Kung ano, mahilig ka uminom, ay, Red Horse, mura lang yan. I-convert ko. Magkano Red Horse dito? Red Horse na. 500? Nako, Diyos ko po, 50 euro lang yan. Klaro? Tarong pa? Oh, next. Oh, last. Barko, bro. Oh, sino gusto pumunta ng Europe na libre? Siyempre ako. Oh, lahat tayo, siyempre, diba? Hindi basta-basta yan. Okay? So, on May 2020, merong binibigay si CROWD1 na all expense paid to Europe for free. Libre yan. On May 2020. Kahit pagkain nyo, pamasahe nyo, damit nyo, silang bahala. Libre. 7 days kayo mag-ikot sa buong Europe gamit ang cruise ship. Magkastang hari ka noon. Milyonaryo. Normal yan kasi Euro income natin. So, kailangan mo lang gawin, dapat mag 100% ka dito.
Okay? So, paano mo siya ma-hit? So, at least sa positional level, mag-manager 3 ka. Naka-positional level, ya? Meron mo, naka? Hindi, katong panin mo. Nadia, wala. So, dapat sa positional level mo, mag-manager 3 ka. So, possible, ang income mo niyan is nasa 1.2 million pesos. Pesos, ha? Income natin euro. Madali lang yan. Ako nga, mag 1 million niya ako, 1 month. Madali lang yan. Okay? Pag na-hit nyo ang 1.2 million, automatic, sakay ka. Every 6 months, sakay ka. Kahit magsawa ka na, sakay ka pa rin. So, pag once na na-hit mo yung Director 1, sakay ka every 6 months, plus 1. So, pwede mo isama asawa mo, kapatid mo, nanay mo, kaaway mo, ihulog mo doon. Busy ka? Sabay ka, cruise ship ka. Klaro? Okay. Ganun lang. So, tanong. So, we have 10 minutes more to go. Matapos na tayo. Tanong. Kota? Wala po. Wala tayong kota. And then, sa binary natin, walang, tawag yan sa ibang kumpanya, walang flash out. Wala tayong flash out. So, unlimited ang pairing natin. Kaya sinasabi ko, kahit gabi, pag may pumasok sa left mo, pumasaray mo, income ka. Euro. Euro ha, hindi peso. Tanong! Ha? Oo. Siyempre, kayo pa man ang mauna. Pioneer kayo. So, pag nakita namin na mabilis lumaki ang grupo nyo, automatic yan. Kahit ako mismo, magpatay ng office dito. Kahit ako pa magastos. Pag nakita ko malaki grupo nyo, suportahan ko kayo. Kahit si Jollibee, kunin natin kwan, speaker. Para mapusplan. Klaro? Klaro. Tanong! Klaro ang concept? Ano negosyo natin? Mobile games, cellphone. Ano kailangan natin pagkatapos natin mag-register? Dalawang bagay lang. Number one, share and promote the games. Ang pangalawa, invite. Kung gusto nyo lang, kumita ng malaki. Pero kung ayaw nyo mag-imbita, okay lang. May quarterly dividends income kayo. Pero hindi ganun kalaki. Six sa nag-invite. So ganito ang mangyari. Halimbawa, kami, nag-imbita kaming lahat. Siya wala. So possible na ang monthly dividends, masaya tayong lahat. Tama man. Kasi nag-imbita tayo eh. So may monthly dividends tayo. Siya wala. Kuha nyo? So saan kayo? Sa marami o sa isa? Ito pa ang malupit. May quarterly dividends tayo. Meron din siya. Pero tayo ang may pinakamalaking quarterly dividends na matanggap. Maliit lang sa kanya. Saan kayo ngayon? Sa isa o sa marami? Kung gusto mong kumita ng malaki, mag-invite ka. Ganun lang kasimple. So every, ano schedule niya ma'am? Usap na lang tayo mamaya o maka-decide kayo ngayon? Chance ya. Yan na, nag-impita na. Oo. Sir! Cheat! 8 na. Si sir, mag-join yan ba? Pero itong Sunday sir, saan? Bukas, saan tayo? Dito pa rin? Dito pa rin. Same? Oh, bukas, dito kami ulit. Same time. Last din ang bukas, sir. Oh. Last din ang bukas. May bakante ba bukas? Available? Oh, bukas, dito tayo ulit. Bawat
6 pa rin. Pero dapat agahan nyo. Mga 5:30, dapat dito na kayo. Ha? So kung sino gusto magpa-register bukas, pa-register na kayo. Para at least masiris na natin ang linya. So ang mangyari dito is first pay, first in ha? First pay, first in. Kung sino una nagbayad, yun ang una sa slot. Okay? Hindi pwede yung huli ka, ikaw unahin ko. Diba? Magagalit yung nauna. So first pay, first in. So kung sino yung mga maswerte yung magpasok bukas, God bless you. Tulungan tayo dito. Ah, ito, may registration form sa dito. Pilapan nyo ngayon. Ah. So, pilapan nyo ngayon. So, kung makadecide kayo na mag-register bukas, register na kayo. Kasi ang oras dito, hindi tayo bilangan dito per hour. Hindi tayo per day, per minute, per month. Hindi. Per hour ang decision dito. Kasi ang pumapasok dito is kada segundo, hindi kada araw. Mabilis, grabe ang pasok dito. Lalo na kayo ngayon, mga pioneering kayo dito. Huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon. Narinig nyo na yung opportunity. Sayang, palagpasin nyo pa. Sir, Chief. Okay, habang nandito sila ba, i-divide namin magkano yung bayaran. Yeah, baka may mga tanong kayo. Magtanong na. Baka may mga tanong. Okay na sir.